Ang next na makakalaban ng Adelaide 36ers ay ang team ng Sydney Kings na kung saan nandito na naman sina Jarrell Martin, Jalen Adams at si Makur. Magandang matchup ang kay Sotto, Makur at sana ibigay nila ang matchup na ito at sa mahabang oras para magkasubukan ang dalawang manlalaro. Parehong NBA prospects sina Kai at Makur at posible rin na magpa-draft silang dalawa ngayong 2022. Noong nasa TSF pa lamang si Kai ay nagharap na sila ni Makur at parehong maganda ang ipinakita nilang laro. Ngayon na nandito sila sa NBL Australia, isang professional basketball league, ay magandang pagkakataon ito para sa matchup para makita natin kung sino na ang merong mas magandang laro sa kasalukuyan. Alam naman natin na walang inaatrasan si Kai kahit na nga si Nathan Joway na napakalapad at napakalakas ng katawan ay nagagawang pigilan ni Kai, kaya naman maging itong si Makur ay hindi hahayaan ni Kai na makascore sa loob ng paint malapit sa basket ng ganon kadali. Si Kai Sotto ngayon ay merong average na 6.29 points, 4.65 rebounds, habang si Makur naman ay merong 6.8 points at 5.3 rebounds. Halos pareha sa stats ang dalawang NBA prospects, kaya naman magandang matchup ang mapapanood natin kapag naglaro ang dalawang players na ito laban sa isa't isa bilang mga sentro. Masusubukan rin ang depensa ni Kai sa loob ng paint laban sa forward ng Sydney Kings na si Jarrell Martin na merong average na 16.41 points at 8.36 rebounds. Naging first round pick si Jarrell Martin sa NBA at naglaro sa teams ng Memphis at Orlando Magic, kaya naman subok na ang galing ng player na ito at sanay na sa mataas na level ng kompetisyon. Isang hamon para kay Kai Sotto ang pagdepensa sa ganitong klase ng mga players dahil na rin sa gustong-gusto nila na mag-penetrate at dakdakan ang mga players na mas matangkad kaysa sa kanila, at marami ang ganitong klase ng mga players sa NBA, kaya naman kailangan talaga ni Kai na magpalakas ng gusto at mag-insayo ng mag-insayo habang papunta siya sa kanyang prime age, nang sa ganon ay maging dominant big ito na kayang-kayang pigilan ang sino mang gustong umatake sa kanyang depensa. Nandito rin sa Sydney Kings si Jalen Adams na merong average na 20.35 points, 6.35 assists at 5.12 rebounds. Undrafted sa NBA si Jalen Adams pero nakapaglaro na sa NBA at sa teams ng Atlanta Hawks, Portland, Trailblazers at Milwaukee Bucks. Isa ang Sydney Kings sa pwedeng magkampiyon ngayong NBL 22 dahil na rin sa mga dekalidad na players nila gaya ni na Jarrell Martin at Jalen Adams, at dehado talaga ang Adelaide sa laban na ito. Pero kung magagawa nilang manalo at magkaroon si Kai ng magandang stats ay makakatulong naman ito para tumaas ang draft stock ni Kai Sotto. Balik na naman si Kai sa top 10 highlights ng NBL at nasa rank 5 ito. Kai at Mitch McCarron ang number 5 spot dahil sa isang magandang assist ni Mitch papunta kay Kai at isang highlight play ang kinalabasan ng play na yon. Kapag maganda ang momentum at transition ng Adelaide, maging ang bilis ng galaw ng bola ay nagre-resulta ito sa mga highlight plays. Ang isa pang nakita natin sa Adelaide page ay ang recreation dunk ni Kai na kung saan pinanood niya ito mismo, at kitang-kita na nasiyahan naman si Kai. Isang malaking katanungan pa rin ang NBA Draft 2022 at marami ang naghihintay kung sino-sino ang magdireklar sa mga NBA prospects na naglalaro ngayon sa NBL Australia. Marami ang nag-aabang sa desisyon ni Kai kung magpapadraft nga ba ito o hindi.